Jen? Jennifer, what happened? What happened? Sabihin ko na lang kay nanay na nauna na kayo. Nakatulog na eh. Maraming salamat, ha. Sasabihin ko rin kay Aling Susie na pag-usapan natin. Thank you. Salamat din. Maraming salamat. Salamat. Mag-ingat kayo sa biyahe. Sige. Marian, salamat, ha. Sinamahan mo ako dito. Alam ko naman na hindi mo kailangan tulungan, eh. Nag-enjoy ako sa araw na ito, Gabriel. Liga. Tignan kita. Gabriel. Kanina sinabi mo sa akin na mahal mo pa rin ako. Hindi mo ba itatanong kung mahal pa rin kita? Mahal mo pa rin ba ako, boss? Tinanggap ko na noon na wala nang pag-asa para sa ating dalawa. Na nawala ka na sa akin. Kaya pinanindigan ko na lang ang buhay na wala ka. Ang buhay na mag-isa. Pero sa puso ko, karugtong ka pa rin ang buhay ko, Gabriel. Ilang taon din nga. Ang hirap itago yun. Pero ngayon wala nang dahilan para itanggi. Na oo. Mahal pa rin kita, boss. Mahal kita. Mahal kita, boss. Mahal na mahal kita. Kaya ka bang makasama ako habang buhay, Grace? Dito yung istasyon ng bus kung saan daw nakita ni Jackie Cabanero, si Vince Montanilla. Ito naman yung area ng bahay ni Josefa Samiliano, kung saan sinabi niya na nakita niya si Christian Vergara kasama yung bata. Kung pareho yung sinasabi ng dalawa, ibig sabihin posibleng sa lugar na to na wala si Vince. Pupuntahan ko tong lugar na to. Posibleng may mga nakakita pa sa nangyari pero ayaw lang nilang magsalita. Baka may makapagturo sa atin kung sino talagang kumitap kay Vince noon. Sabihin niyo lang anong kailangan yung tulong sa atin. Excuse me. Sige, sige. Excuse lang, Chief. Excuse me, si Inspector Furon. Nasa labas, Chief. Nire-ready yung patrol.
May imbestigahan ako kami sa bagong bayan. Hit and run. Yung biktima, pare? Sinugod na lang kasama sa ospital, sabi ni Kapitan. Buti na lang, may kotse sila. Wala pa ng mga ambulansya dyan sa ospital. Hinirap sa kabilang bayan. Eh, may bus daw na nahulog dun sa bangin. Marami din lang sa Maynila. Chief, si Vince Fontanilla, na-aksidente. Si Vince? Yes, Chief. Sigurado ka? Na-miss kita, boss. Akala ko hindi lang mangyayari ito. Akala ko hanggang isip na lang kita. Pero ngayon, nandito ka sa harap ko. Tayo na ulit. Sobra-sobra rin kitang na-miss. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal, Gabriel. Nagkaedad na nga tayo eh. Siguro naman natuto na tayo na sa pagkakataong ito, maayos na natin ang lahat. Itaga mo sa bato, boss. Wala nang susuko. Wala nang susukuan ito. Walang susuko. Sa hirap man o sa ginawa, hinding-hindi na. Ronnie. Ano? Sige, pupunta na kami dyan. Boss, si Vince. Oh, sige, Gabriel, mag-ingat kayo, ha? Susunod kami ni Ram. Maghahanap lang kami ng masasakyan. Ram! Si Vince! Sige na, Grace. Magpahinga ka na. Alam kong pagod na pagod ka na, eh. Good night, Grace. Good night. I love you. I love you too. Emergency! Emergency! Grace, Grace, si Nay Dolores na matawag. Nay Dolores? Huh? Ano nangyari kay Vince, Nay Dolores? Jennifer? Kailangan natin ma-determine ang lahat ng natamaan sa'yo. May mga gagawin tayong test, okay? Okay. Tawagan mo si Dr. Gomez. Hiramin mo ang portable ultrasound machine sa clinic niya. Bilis ang mabilis. Eh, magtatatlong oras na wala pa rin ba kayong balita hanggang ngayon? Padating na yung mga magulang ng bata, eh. Natatapos lang po ni Doc sa ultrasound. Siya na lang daw po ang kakausap sa inyo. Salamat. Jennifer. Huwag ko yung mag-alala, Tito Ronnie. Matibay yung bito ko ni Vince. Kaya niya po yan. Chicken lang sa kanya. Si Vince! Nasa ER pa si Vince, Gabriel. Kumusta na siya?
Hindi pa raw pwedeng pumasok ngayon. Kakatapos ng living sa ultrasound, kailangan pa nating hintayin yung resulta para malaman natin kung ano talaga yung kondisyon niya. Pero sabi naman ng isang nurse na nakausap ko, ayos naman daw yung kondisyon niya ngayon. Stable naman daw. Mamaya, sorry po. Di mo maaksidente sa Vince kung hindi po kami nag-away. Kung hindi po siya umiwan sa akin. Ano po? Bakit kaya nandito, Jennifer? Hindi mo pinasabi sa inyo ni Moy kasi natatakot ko siya na baka hindi niyo siya payagan. Tsaka ayaw niya din na mag-alala kayo sa kanya. Pero yung totoo po, pumunta po kami dito kasi gusto niyo malaman kung ano po talaga yung totoo nangyari sa kanya noon. Tapos, maisip niya po na baka pagpumunta siya dito, tatandaan niya na kung paano at kung sino ba talaga yung totoo kumidnap sa kanya. Pumunta po kami kila Aling Josefa. Pumunta po kami. May isa pa pong pinuntahan si Moy, pero hindi ko na alam kung saan yun kasi nag-away na po kami. Hinabol ko po siya, pero bigna-bigna na lang po siyang tumingin sa parang talahiban. Sinubukan ko siyang tawagin, pero hindi niya na humarinig. Tulala na lang po siya. Tapos bigna-bigna na lang po siyang tumawid pa diretso po doon sa talahiban. Tapos hinabol siya na sa ginasasakyan. Diyos ko. Hindi po siya kasi nakontento dun sa pag-iimbestiga niya kay Christian Vergara. Lalo po nag-init yung ulo niya nung nalaman niya na pinagbantaan ni Victor Vergara si Ate Grace. Ano? Sinabi ko sa amin ni Kuya Chawo na tinutukan daw ng bodyguard ni Victor Vergara si Ate Grace ng barel. Tapos pinagbantaan po siya na kung di siya makikipag-iwalay kay Kuya Christian, may mangyayari masama sa kanya tsaka sa pamilya niya. Kaya ayun, nung nalaman po ni Moy yun, doon na po niya na pagpa siya na pumunta dito. Gusto niyo malaman kung ano ba talaga yung totoong nangyari noon, kung sino ba talaga yung may kasalanan. Gusto niya lang po na matapos na tong gulong to. Gusto niya lang po na kaayos-ayos na po kayo. Tay? Tay? Ikaw? Tay! 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 Kasalanan mo kung bakit nandito si Vince! Kung di nagpa-agagro si Grace sa'yo, hindi susunod si Vince dito, natinan mo! Tay! Ikaw! Hindi mo sinabi sa'yo ng ginawa ni Vergara sa'yo! Tinutukan ka ng barel! Bakit? Dahil alam mo, kapag nalaman namin, hihilahin kita pabalik ng bahay. Di ba? Ang sinuwalayin ka para dito? Ganyan mo ang matong gagawin to? Nagpakagago yung utak mo para sa kanya! Tinutukan ka ng barel, pag-isip-isip ka nga! Tay, hindi si Mr. Vergara tumutok sa akin ng barel. Mali kayo ng pagkakaintindi. Yung bodyguard niya tumutok ng barel kay Jawo. Si Mr. Vergara pumigil sa kanya! Ang gusto mo, maging kampante ako? Si Vergara na mismo nagsabi na may masamang mangyayari sa'yo kapag hindi mo pinitawan tong taong to. Attorney Fontanilla, kaya ako ho sinusuportahan yung tatay ko sa eleksyon dahil alam kong hindi siya gagawa na masama kay Grace at pati na rin sa pamilya niyo. At pagkatapos ng eleksyon, ano mangyayari sa amin? Wala akong mangyayaring masama kay Grace. Maniwala ho kayo sa akin. Ikaw, umalis ka na. Sobra-sobra nang ginawa mo sa pamilyang to. Una, kinit na po si Vince. Pangalawa, nandito siya dahil sa'yo. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko na lang gagawin ko sa'yo. Kaya kung may natitira pang hiya sa mukha mo, umalis ka na. Umalis ka na! Kasalukuyang minomonitor ang kondisyon ni Vince Fontanilla sa Family General Hospital. Ayon sa aming impormante, nasa gasaan di umano ang biktima ng isang kotse sa Barangay Lopez Santos sa nasabing bayan. Nakilala si Vince Fontanilla nang makidnap ito 12 taon na ang nakakaraan. Matatandaang sa Family Laguna nahanap ni Jackie Cabanero ang batang si Vince Fontanilla at dito rin nasaksihan ng isang testigo ang di umanong pagdukot noon kay Fontanilla ni Christian Verga.
tayo, pumunta ho dito sa Christian para tulungan tayo. Hindi natin kailangan ng tulong nila. Tayo, desisyon ni Vince ang pumunta sa Laguna. Walang kinalaman si Christian sa aksidente niya. Walang kasalanan si Christian sa pagbanta sa akin ng tatay niya. Tayo, ginagawa na lahat ni Christian para pakiusapan yung daddy niya. Para matahimik na tayong lahat. Matahimik? At sa tingin mo, matatahimik tayo? Napakadali lang sa inyo isisi lahat kay Christian. Dahil hanggang ngayon, ang tingin nyo sa kanya napakasama niyang tao. Na lahat kasalanan niya. Tayo, kapatid ko yung nasa loob. Kapatid ko si Vince. Kaya mag-aalala pa rin kami ni Christian para sa kanya. Gagawin namin ang lahat para maging maayos ang kondisyon niya. Pero pagkatapos ng lahat ng to, huwag na kayong mag-alala. Lalayo na kami. Hindi niyo na kailangan magalit sa amin ni Christian dahil hindi niyo na kami makikita ulit kahit kailan. Excuse me, gusto daw po kayo makausap ni Doc. Importante daw po eh. May intra-abdominal bleeding ang anak ninyo, Attorney Fontanilla. Malaking mass ng dugo ang patuloy na namumuo sa loob ng tiyan niya. Sa ngayon, stable naman ang kanyang blood pressure, pero may tendency bababa ito pag hindi humintong ang pagdugo. Kapag bumaba na bumaba ang BP ni Vince, posibleng huminto ang kanyang heartbeat at tuloy ang sumuko ang katawan niya. Kailangan mo operahan siya bago mangyari yun. Doc, bigyan mo ko ng consent for pipirmahan ko kagad yun. Yun nga po ang problema namin. Wala po kaming sapat na pasilidad para gawin ang operasyon dito. Minatawagan akong kakilala na chief surgeon sa Maynila. Doc, ihanda natin yung anak ko din natin sa Manila ngayon. Kaya lang, Gabriel, wala daw yung ambulansya nila dito. Hiniram ng karating bayan dahil may na-aksidenteng bus doon. Pasensya na po, Attorney Fontanilla. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Buhay ng anak ninyo nakasalalay dito. Soy, tama na yan, ha? Huwag kang mag-alala, gagaling ka. Bilisan mo pagaling mo, ha? Hindi po tayo okay. Sasapakin mo pa ako, di ba? Bunsoy, nandito lang kami para sa'yo, ha? Nandito lang ako, anak. Nandito lang ako. Fami, Laguna. Anong estimated time of arrival nyo? May ambulansyang infirmary ng Camp Kasidsida. Di ba malapit lang yun dito? Kung sa Santa Rosa ang exit nila, mas mabilis ba? Marami nyo madadaanan dyan eh. Hindi nyo ba magagawa ng paraan yan? Nakausap ko na yung kaibigan kong chief of police sa kabilang bayan. Wala yung ambulansya nila dahil hiniram din yung na-accidenting bus. Meron na rin ako nakausap na private ambulance sa Maynila, tay. Wala na talagang ibang mas mabilis na madaanan, Attorney Fontanilla. Pauwi na sila galing Maynila, pero... Grabe pa rin ang traffic. Pumayag na yung nakausap ko na may-ari ng private ambulance, kaya lang 4 hours pa bago makarating dito. Tinignan na nila kung pwede sila dumaan ng munting lupa, pero mabigat ang traffic sa Paranaque. Kaya nga sa Antipolo, na-stuck kami. Nauna pa kayong makarating dito, galing kayong Subo. Buti dumaan kayo ng National Highway. Sandali, sandali. Dok, sa kondisyon po ba ni Vince, hindi po ba namin siya pwedeng ibiyahe sa kotse namin? I'm sorry, Mrs. Fontanilla, pero mas magiging mapangalim yun para sa anak ninyo. Anong gagawin natin? Hintayin natin mamatay ang anak ko? Paano kung manghiram tayo ng air ambulance? That's the most ideal, Miss Fontanilla. Mas mabilis ang magiging biyahe nila. Papunta rito kung magagaling sila ng Maynila. Tatawagan ko yung kakilala ko sa Clark Air Base. Posibleng may mapapahiram sila. Mas malapit dito ang Villa Aldefonsa, di ba? Yung retirement village sa Real Quezon? Oo, Attorney Fontanilla. Bakit? Pagbihira ka, bata. Umalis ka muna dyan.
Gusto mo ba talagang mahabugbog ni Fontanilla? Hindi ko sila iiwan dito, Mang Eli. Kahit ilabas pa ni Atty. Fontanilla yung galit niya sa akin, hindi ko sila iiwan dito. Kapatid pa rin ni Grace Vince at ayoko nag-aalala si Grace. Yung kliyente ni Sir Ferdinand, may-ari ng retirement village sa Real Quezon, si Mr. Castro. Laking utang na loob sa firm. Sigurado magpaperam ng ambulansya yun kapag tinawagan ni Sir Ferdinand. Ay, panyero. Si Gabriel. Bayat ang gustong bumalik nito sa firm, ha? Natanggapin mo ba, panyero? Eh, wala nang lisensya ito, panyero. And I'm not dumb enough to take this fraud back in my firm. No way. No. Pinatena ko ng telepono. Tumawag na lang tayo sa Maynila, doon tayo kukuha ng air ambulance. Hindi tayo pwedeng umasa sa ipapahiram ng Mr. Castro na yan.